Hindi nga maiwasan ni Poy Eram na maging emosyonal ng isang game nila ng PBA Finals. Dahil during the game, minura daw kasi siya at dinamay pa nga daw ang kanyang magulang. Maaaring patawan nga daw siya ng lifetime ban dahil sa panununtok daw na plano niyang gawin. Pero yung murahin yung magulang niya ay ibang usapan nga daw yun, mga ka-O-Sports. Handa nga daw siyang may pagsuntukan sa fan. Yung outside shooting nga ng Barangay Ginebra ang isa sa magiging susi para magtuloy-tuloy nga ang kanilang panalo sa series na to. Nakailang 3-point shot nga ba ang Jeans sa larong yun? At sila na nga ba talaga ang hari ng 3-point shot sa conference na ito? Pero bago ang lahat, mga ka-O-Sports, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayong notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Usap-usapan nga ngayon yung paghanap ni Poy Eram sa isang fan na minura daw ang kanyang magulang habang naglalaro nga siya. Hindi na daw kasi matanggap ni Eram na pati ibang tao at lalong-lalo na nga yung pamilya niya ay nadami sa paglalaro niya. At mang masama nga daw, minura pa daw yun. Matatanggap niya pa nga daw kung binubo siya at sirain yung laro niya. Dahil part nga ng basketball game yung sirain yun, being a fan. Pero below the belt na daw yung madama yung ibang tao. Maliban siya. Kaya naman, nung papunta na sa dugout si Poy Eram, hinanap na talaga yung fan na nagsabi nun at gusto niya nga kumprontahin. Mabuti na nga lang ay naawat nga siya ng ibang teammates niya, kabilang na nga dyan si Coach Jolas Lastimosa. Dahil kung wala nga sila, baka tuluyan ang nagkagulo sa venue kung nahanap niya talaga yun. Kaya nananawagan nga si Poy sa liga na sana protektahan din yung bilang players dahil kung hindi na daw tama yung minumura yung pamilya niya. Kung sa ibang player nga raw ay okay lang daw sa kanila yon, sa kanya ay hindi daw siya papayag at handa nga daw siya may pagsuntukan kung sino man at gumanti nga sa pamilya niya. Pero yun nga, foul na masyado yung madami nga yung ibang tao sa game, mga ka-O-Sports. Kasi syempre, ibang usapan na nga pag pamilya na, diba? Di natin alam kung may pinagdadaanan nga siya at naapektuhan pagdating nga sa pamilya niya. Sabi nga ni Poy, dahil daw sa pamilya niya, kaya nga daw siya nagpursiging mag-basketball at in-improve yung paglalaro niya. Kasi madaming sacrifices daw ang ginawa yung pamilya niya para mapunta lang siya sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi naas talaga tama yun, mga ka-O-Sports, kasi may chance na matrigger talaga ang mga players pag nasabihan nga nun or inag-cause pa ng gulo. Ang dami ng beses nangyari yan ganyan. Even sa ibang liga, kaya nga lumalaki yung gulo dahil nadadama yung ibang tao na wala nga sa game. Kaya sana nga mabigyan ng action ito ng liga para maiwasan nga yung mga gantong gulo. Mas okay nga siguro kung mahanap yung player na yon at maban na nga ng tuluyan sa mga live games ng PBA para at least hindi nga siya pamarisan at maulit pa. May rumors nga na muntik na palang ma-lifetime ban itong si Eram kung sakaling natuloy nga daw yung panunugod niya at natuloy yung pagsuntok niya sa isang fan. Mabuti na lang at naawat nga yun. Dumako na tayo sa mga tres na nagagawa nga ng Barangay Ginebra. Nakatalangan ng 18 3-point shot ang Ginebra sa Game 3 PBA Finals at ito nga ang isa sa mga pinaka-best performance nila so far. Mas mataas pa nga yung percentage nila sa 3 kaysa sa 2-point shot sa game na yun. Na meaning mas effective nga sa kanila yung outside shot. Halos kalahati ng puntos nila ay galing nga sa 3 na delikado nga para sa part ng TNT. Tapos ng 4th quarter, 13 points nga lang ang nagawa nila sa sobrang sama nga ng last quarter ng katropa. Kung baga, nag-short rotation na ginawa nga ng Jeans sa mga past games nila. Kaya nga nag-stick na nga lang doon si Coach Tim Cone. Tingin ko nga yung tres nga ang susi talaga para manalo nga sa game na to, mga ka-O-Sports. Kasi tulad ng sabi ko nung nakaraan, nasa 3-point era na nga tayo. So more on outside shooting na talaga ang mga players. Kaya yun nga ang ini-improve ng karamihan ngayon. Lalong-lalo na sa Ginebra, na mabuti nga nag-click nung last game nila. Nung maalat nga yung shooting nila, nung game 2, natalo nga ang Ginebra. Pero ngayon, okay na yung shooting nila kaya nga natambakan pa nilang TNT. Kaya para sa akin, kung sino man ang may mas maganda na 3-point shooting sa game, ay yun nga ang mananalo. Kaya nung game 4, malaking adjustment nga ang ginawa ng TNT para matalo ang Jeans. Kasi doon nga sila nadali.
especially ng fourth quarter na sobrang baba na nga nung pag-score nila at ang ganda rin kasi ng depensa sa kanila ng Barangay Ginebra. Kaya yan nga ang kaabang-abang mga ka-Sports. Malaking factor na naman nga para sa Ginebra itong si Stanley Pringle at Justin Brownlee. At para naman sa TNT, si Mikey Williams at Hollis Jefferson naman ang aabangan nga sa kanila. Kaya sa tingin ko, kung sino man sa kanilang dalawa ang may unang magandang performance, ayun nga ang mananalo sa series na to. Matatapos na kaya sa Game 6 ang series na to? Or baka umabot na naman nga ito sa Do or Die Game, Game 7? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-Sports. Sa mga gusto magpa-shoutout, magsabi lang kayo sa baba sa comment section. Hanggang dito na lang muna tayo. Ingat kayo palagi. Bye-bye!